Mga boss, pag-uusapan natin ngayon ay about siya shock. At anong palatandaan, hindi na siya nagpe-play ng maayos. Kung ano magandang shock na dapat yung gamitin, mga boss. So what's up, mga boss? At welcome back ulit sa ating YouTube channel. This video, mga boss, hindi to clickbait. Bigyan kami kayo ng information ulit. Bigyan kami sa inyo ng information. Mga boss, at welcome back ulit sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Today, mga boss, bago tayo mag-start, huwag nyo muna kalimutan na mag-subscribe at follow nyo kami sa aking YouTube channel at sa aming Facebook page. Mga boss, pag-uusapan natin ngayon ay about siya shock. So alam naman natin na yung mga stock na shock, pwede talaga siyang masira. At anong palatandaan pag sira na to? At anong palatandaan hindi na siya nagpe-play ng maayos? Bibigyan ko kayo ng idea pag sira na siya. Bibigyan ko kayo ng idea kung ano magandang shock na dapat yung gamitin, mga boss. Na-upload na pala natin yung video regarding doon sa speed tuner ni Maso. Sa lahat ng mga interesado ng speed tuner, panoorin nyo kung maganda ba talaga o hindi. Panoorin nyo maigi. Panoorin nyo ng buo para mas maintindihan nyo. Again, hindi yun bayad. Yung vlog na yun, hindi yun bayad. May customer na pumunta rito. Nagpakabit siya ng speed tuner ni Mickey Maso. So, sa pag-usapan natin yung shock, ganito kasimple. Yung shock, malalaman mo pag sira na siya. Una, meron na siyang tagas dito, parang langis na tumatagas sa baba. Pag nakita niyo may mga langis na tumatagas, ibig sabihin putok na po yung shock. Pangalawa, so sobrang lambot niya, kahit makaltag ka lang, malubak ka, mararamdaman mo talaga yung bounce. Mabagal na yung bounce, pero pa yung pagbagsak, napakalambot. Sira na po yung shock niya, mga boss. At pangatlo, mga boss, alugin nyo yung spring. Alugin nyo yung spring at saka yung ano, yung body. Pag nakita nyong malambot na, nagagalaw na, ibig sabihin palitin na po yan. Ingat po kayo sa mga shock, kasi pag sira na yan, mga boss, pwede itong ma-disalign, pwede siyang babali. Ngayon, marami namang shock na lumalabas ngayon sa market. So again, hindi ko babanggitin yung shock na hindi ko ire-recommend. Ang babanggitin ko lang yung shock na maire-recommend ko. At ulit, hindi po bayad ang video na to. Hindi po bayad ang video na to. Pag-uusapan natin yung shock na maganda. Unang-una na shock na maganda na maire-recommend ko sa inyo, yung YSS. Proven and tested na ang YSS at napakatibay ng YSS. Alam naman natin yan, sikat na ang shock ng YSS. No comment ako sa YSS, medyo mahal lang talaga siya, pero quality shock naman siya. Ngayon, meron pang isang shock na sobrang mahal. Kung kaya ng budget nyo, Ohlins po, 20,000 pang scooter na single shock. Ang pinakamahal naman is 48,000 dual shock. Meron din mga pang underbone at iba pang mga shock. Alam naman natin kung gaano kamahal yung Ohlins. Kung kaya nyo ng Ohlins, mag Ohlins kayo. Pero kung hindi kaya ng budget, YSS, okay na to, mga boss. Meron 300mm, merong 310, at meron ding canister type. So ito yung YSS na yan, canister type yan. So meron siyang baso, legit yan, mga boss. Nagpe-play, may gas talaga to.
YSS canister type. Ang tawag dito is G-Series 300mm. Pwede ito sa Mio, sa Honda, sa lahat ng mga single type na shock. Maliban lang sa underbone, mga boss, ha. Single type, pwede po ito. Ang YSS G-Series. Meron naman YSS na pang N-Max. Meron naman pang Aerox. Tapos, yung pangatlo kong shock na may i-recommend sa inyo, syempre yung RCB. RCB, wow! Medyo nauna lang ang RCB dyan sa YSS, pero mas pumutok kasi yung YSS eh. RCB, maganda rin po ang RCB. At pang-apat, yung Nitron. Nitron ni Yaya Mani, wow! Ni Project FI. Napakaganda nyan. At maganda rin na yan. Medyo mahal lang talaga yung mga shock. Diba mga boss, yung gas eye na shock. So again, yun ang mga listahan ko na magagandang klase na medyo mahal nga lang talaga pero quality. Bibili ka ng murang shock na mabilis naman masira, at alam naman natin na sinasakyan yan natin, mahal natin sa buhay, panganap buhay. Wag na wag kayong magtitiwala sa mga mumuray na shock. Again, yun po ang listahan ng shock na mai-recommend ko sa inyo. Huwag nyo na po tanongin yung iba. Pasensya na po talaga. May ibang shock po kasi na hindi ko mabanggit. May experience na kami siya dun eh. Naputol. Nasira agad. Mabilis bumigay. Marami na kaming negative na na-experience sa mga shock na iba. Bukod dito, sa shock na lima na binanggit ko, magagandang klase po talaga yon mga boss. Again, nga ulitin ko po ha. Pag ang shock nyo may tagas na siya dito, ibig sabihin putok na yon. Pag nalubak o kaya may sakay kayo, nakaltag, tumama na, ibig sabihin putok na yon. Tapos, pag hindi na maganda yung balik at puro lambot na lang, ibig sabihin putok na yon. Tapos, at yung eto mga boss, pag hinawakan mo tong spring at saka yung body, malalaman mo yan. Pag malambot na malambot at naiikot mo na ng gusto tong spring, ibig sabihin sira na po yon. Again, YSS na shock, RCB, Nitron, Olins at saka gas eye. Yan ang shock na mga ganda na may re-recommend ko sa inyo. At again, window shop mga boss, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated po kayo sa lahat ng video na ginagawa. So, shoutout lang natin mga boss, yung mga follower natin na laging nanonood. Shoutout natin si Pogs Motor Riders. Shoutout sa iyo, Pops. Shoutout kay Joey Palatino. Shoutout kay Raymond Laksina. Shoutout kay Junjun Sinon. Shoutout kay Dennis Riguez. Shoutout kay Raymond Baculo Pabilyar. Shoutout kay Christian Manansalya. Shoutout kay Cesar Jan Cardonia Agustin. Shoutout kay Peter Ruel Dexter. Yun mga boss, at shoutout sa ating 15,000 subscribers sa ating YouTube channel, at shoutout sa ating 78,000 follower sa ating Facebook page, mga boss. At again mga boss, meron tayong YouTube channel. Subscribe po kayo. Yung 78,000 na follower natin, sana makapag-subscribe sa ating YouTube channel, mga boss. Para marami pa tayong matulungan na iba. Makapanood at maging inform kayo sa lahat ng mga pag-maintenance ng motor. Again, window shop.